Magandang araw mga ka-farmers, mga kabinhi, mga kabutil, mga kasaka. So, andi tayo ngayon ulit sa Kuman o sa Maisan. Sa Tagalog kasi minsan ang general na term nila sa kuan is bukid, pero sa atin Kuman sa Ilocano, Maisan. So, ngayon Tuesday, February 15. Kahapon, February 14. Happy Valentine's Day sa lahat. Belated, guys. So, sa mga may partner, even sa mga wala pang partner, coming soon. Ayan. So, ngayon, actually, hindi tayo dito sa mais ngayon. Ito, nag-visit lang tayo dito sa may... So, medyo lumalaki na rin sila. Lampas tuhod. Ito yung binanggay o inararo natin sa gitna noon. Sweet pearl variety. Ayan. So ayan, visit din tayo ngayon dito sa Pechay. Medyo madamo nga lang dito sa banda dito. Kasi nung nakarang linggo, mga Friday yun, nagpatubig po tayo dito sa may Pechay natin. Sa tinanim natin na kan. Ayan. So hindi ako magkakamali, mga more or less 3 weeks na rin to. Ito yung Pechay natin ngayon na bago. So ayan, hanggang doon sa gilid. Usually kasi normally pag mga ganitong mga months o month ng February isa madalang na ang tubig ulan o ulan, madalang umuulan. Pero may nakausap ako na buyer ng gulay na Pechay din. Maganda daw ang presyo pagka summer kasi siyempre madalang ang tatanim kasi hirap tayo sa patubig o sa tubig ulan. Eh, advantage naman kasi tabi naman tayo ng ilog, guys. Awa ng Diyos, sana may timing natin yung presyo. Ayan, so bilis, medyo bumilis nga siyang lumaki eh. Nung binisita namin, ayan, medyo madambo dyan banda. So tatanggalan namin ng damo maya yan. So dito ngayon, ito yung ilang plot dito. Ito na medyo madamo na dito banda din sa may lumang tinamnan natin. Ayan. So itong sinasaka natin dito banda is more or less 3/4 lang siya. So medyo pan lang siya. Kunti lang. Ayan. Medyo maganda-ganda na yung itsura niya. So, mga magbilang pa tayo siguro ng mga kwan. Mga more or less 5 days. More or less 5 days pwede nating abunuhan to. Pero banda dito, punta tayo doon sa may gilid, guys. Kasi hindi sabay-sabay yung pagtatanim natin dito. Ito banda, pwede nating abunuhan to. Ayan. So guys, makikita nyo yan pagka medyo kulay yellow-green yung dahon, abunuhan natin ng kanyat. Yung sa may tutorial ko, meron akong nilagay doon na itinuro natin na 18 days, 18 to 20 days pwede na tayong mag-abono ng urea, yung 4600. So ito pwede nang abonuhan to, guys. Kasi pagka masyadong malilit pa kasi yung punlan natin na Pechay, hindi pwede pang abonuhan kasi mainit yung urea o medyo sensitive pa pag maliliit. Ayan. Ito mga siguro more or less 3 weeks na to. Ayan siya. So magdadamo tayo mamaya. Tatanggal tayo ng damo. And then guys, kakatuwa lang kasi awa ng Diyos eh, okay naman yung kanya, tubo niya. Pero kailangan lang kung tayo dito. Medyo aware lang tayo sa pag-aabono kung kailan yung timing kasi naranasan namin dun sa kabila nung nag-abono kami ng urea. Masyado pang malilit kasi yung punlan, hindi ko pa alam noon.
nasunog. Tapos nabulok yung pechay. Napunla natin nun. So kailangan medyo may kwan na siya, medyo mature konti. Huwag masyadong yung malilit yung pag inabunuhan mo to ng urea. Sabi ko kanina, masusunog o makwan siya, parang sa kwan, mabubulok unti-unti. So yan guys, punta tayo sa baba. Kasi pinatubigan natin lahat yung pechay na tanim natin. Ito sa baba yun. Yung sa accretion ng lupa. Yan siya. Nakikita niyo guys. Yan siya. Punta tayo dun. Napansin ko nga, ang pechay kasi, pinaka number one na kailangan ng gulay na to is tubig. Kailangan ng tubig. Kasi pag kumpleto sa tubig to, mabilis siyang lumaki. Bilis guys, mabilis na yumabong. So mga Friday po, harvest na naman tayo ulit. Konti. Konti-unti lang kasi hindi pa naman ganun kalaki itong sinasaka natin. At least may awa ng Diyos na itong mga tanim natin, maayos naman. Ayan. Nung nakaraan, mga Friday, yung before kami nagpatubig, nag-spray kami ng Lanate. So yun yung spray namin. Kasi may sakit kasi ngayon ng pechay na hindi mo mabari. Yung lumilipad na maliliit na black. Maliliit na may ikon, may lumilipad siya eh. So may pakpak siya pero maliliit, sobrang liliit. Black siya. Sa Ilocano, tawag namin taleptep yata. Kang? Na? Manganta pala? Tatay, kasama ko siya. O, magpapatubig naman kami nung mais na pinakita ko kanilang si umpisa. Papatubig po kami doon. So yun guys, sabi ko nga, kung maaari, ang tubig ng pechay, kung maaari, every 2 days, lampas ka ng 2 days na uulanan siya o na didiligan, kung maaari nga, every other day na didiligan ng pechay para sobrang bilis siyang kanin eh. Sobrang mabilis siyang yumabong o mas mabilis lumaki, mas mabilis din ang harvest time. So pag mas mabilis ang harvest time, syempre cash flow may kita pag ganun. So yun lang naman. So yung tips dun na kuan ko lang is kailangan lang importante yung tubig. And advantage natin nandiyan yung ilog lang na pinagkukuhanan natin ng patubig. Yan. So sabi nila ngayon ang presyohan ng pechay ngayon sa merkado is wholesale niya is 25 pesos per tali. So awa ng Diyos, medyo mataas na siya konti ngayon. So hopefully may konti tayong harvest, may konti tayong kikitain, may konting blessings. So ngayon ayan, nakita naman namin na maganda yung kwan, yung ganyan, yung income dito, medyo okay naman. So ituloy-tuloy na natin ito magpechay. Hopefully kaya natin na all year round na tayo magpechay. So yun. So yung tips lang doon, sabi ko kanina, kung maaari every 2 days, after 2 days na ulanan siya o nadidiligan. Tapos 18 to 20 or 3 weeks, kamo na lang 21 days, kailangan maabunuhan. Kailangan yung laki ng pechay, mga ganito na siya. Ayan guys. Kasi pag hindi mo nabunuhan naman, mapapansin mo magiging kulay yellow-green. Pero may mga buyer tayo na gustong-gusto yung yellow-green. Panggulay daw, pang sahog sa mga nilaga, sinigang, mga ganun. Yung mas gusto nila yung medyo maliliit yung size ng gulay na to, pechay. Yung iba naman malalaki. So yung mga malalaki naman, yung mga pangbenta. Depende sa nila yung nilalagay. So kung per kilo, mas gusto nung mga nagtatanim yung medyo malalaki. Mas malalaki na yung size ng pechay para
pag per kilo kasi siyempre mas malaki yung kanya, yung parang kahoy ng pechay, ano tawag doon, silukano ungkay eh. Yun guys, so guys, maraming salamat, hanggang dyan muna tayo. So hanggang sa muli, hanggang sa next video. So update lang guys, mag-harvest tayo sa Friday, i-videoin natin yan. So see you sa aking next video. God bless.